sarap kaya ng lugar ng inuulan palagi. Yung feeling na nasa Cordillera, yung feeling na nasa Baguio ka, na umuulan, nagkakapi-kapi ka. Dito sa amin sa Nueva Vizcaya, parang normalan lang. Madilim, umisan, mahamog, na malamig, nagja-jacket ka, nagkakapi at in-enjoy yung malamig na klima ng panahon. Meron dito niya sa Nueva Vizcaya. Sino mga ayaw kumain ng durian dyan? Awin nyo, awin nyo. Para akong nasa Davao. Muna mo ulan. Alam niya ako. Maka ulan. Taka na, ako lang muna. Mag-seatbelt ka muna. Ang sarap. Ito ang merienda. 2:39 ng hapon, Solano, Nueva Vizcaya. Namalengke kami ng mga lulutuin namin. Ngayong episode, magka-camping-campingan tayo. Chill lang tayo sa buhay ngayon. Ilan naman ang gusto natin gawin dito sa YouTube eh. Ilan naman gusto yung panoorin sa akin dito eh. Chill vlogs, mga ganyan. Pamparelax. Huwag ko naman ang isama yung buhay ko sa likod ng camera kasi baka mailipad ko sa inyo yung stress. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before I met you. Ito na nga lang yung way out natin eh sa stress ng buhay natin eh, yung mag-ganito-ganito ba, mag-camping-camping. Not necessarily na kailangan natin bumiyahe ng malayo para mag-camping. Tulad yan na sabi ko nung huling upload ko na dito sa Nueva Vizcaya pa lang eh, kahit saan ka pumunta dito, marami talagang camping site. Nasa sayo na lang kung paano mo dadalhin yung pagka-camping, kung paano mo siya raramdamin sa iba't ibang lugar. May pagka-camping na tinatawag na raw camping. Day camp yung gagawin natin. Magluto-luto na kami dyan. Ano bang pinamili natin? Yempo. Gulay. Lettuce. Ayan, lettuce, mga ganyan. Sandik tayo, sandik. Oh, sige. Gusto mong ano? Tapang baka? Wag, may baby yan eh. Pipilas lang naman tayo ng maliit na karne. Bago ka makapilas dyan, bubasag nguso mo dyan. Pagpilas mo, babariling na. Ano? Pagsipa pa lang yan sa'yo, pagsuot niya, patay ka na eh. Oo nga naman. Hindi naman niya ipagdadamot yung karning kakarampot lang para ulamin natin. Di ba tayo prone sa ano ngayon? Flash flood? Hindi. Hindi naman, no? Hindi. Ito lalapit ah. Hindi naman tayo lalapit. Kasi ang araw dito kasi, mga kabundukan kasi doon, ay medyo maulan-ulan yan, umuulan sa kabundukan. So nakikita niyo yung karagatan. So nakikita niyo yung mga kailugan dito ngayon sa Nueva Vizcaya is kulay tsokolate. Dahil nga ano, umuulan sa ano, sa mga kabundukan. O baka pwede naman tayong sa tabing ano, no? Tapos meron namang tinatawag na pagka-camping sa mga camping sites talaga, na mas ano yung advantage na safe yung lugar, nakapagpahinga ka na maayos. Pero kasi pag sa raw camping kasi talagang mano-mano lahat dito eh. Wala ka CR, bahala na kung anong diskarte mo, kung paano ka makakakuha ng mga gagamitin mo. Na magtotropa-tropa kami, more on gusto talaga namin yung mga raw camping na rin. Pwede na. Ah, tignan nyo to. Papakita ko sa inyo ng ganito talaga dito eh. Kapag masama ang panahon sa kabundukan, eh, ganito yung kulay ng mga kailugan. Medyo nakakatakot kasi nga hindi mo alam kung bigla bang lalakas yung agos ng tubig. Kasi the last time na nandito kami ay iba ang itsura ng kailugan dito, hindi ganito kalapad. Ililigo-liguan pa namin dati yun eh.
Eh, alam nyo naman, ang ilog kapag malakas ang agos ng tubig, eh nag-iiba talaga. Kumbaga, sinisira niya yung itsura ng kagandahan ng kailugan, pero pinapalitan din niya ng panibagong itsura. Kumbaga, si kalikasan ang sumisira, si kalikasan din ang nagpapaganda ulit. Ganyan ang galawan ng kalikasan. Sayang, sarap sana kung meron na tayong tarp, no? Tayo tayo ng tarp dito. Para pagbalik natin ng Maynila. Nalimutan mo upuan natin. Ha? Upuan? May upuan ako dyan. Yung ano, regalo sa akin ni Altitude Outdoor. Ikaw lang upo, kahit ako tumayo. Okay. Wala namang problema. Pagbalik ko ng Maynila, sisigurduhin ko na pagbalik ko dito ng Nueva Vizcaya, meron tayong tarp. Para meron tayong lilim or lilong kung tawagin. Dati maraming tao dito eh. Summer. Yung summer, no? Oo. Ngayon parang abandonado na naman siya ng mga tao. Pero feeling ko kasi yung mga pupunta lang din dito eh, yung mga local lang din dito eh. Kung hindi lang ulan ng ulan dito sa Nueva Vizcaya, itong spot na to, pwede na mag-overnight dito. Pero dahil nga yung mga flat surface na pwedeng pagcampingan eh halos nakadikit sa lumaragas ang tubig na yan, eh medyo hindi safe. Delikado. Sila sa mga dapat iwasan ba ang magcamping sa tabing ilog, lalo na at mayroong mga kabundukan sa kapaligiran at umuulan. May nakalimutan ako. Ano? Yung paanong ihawan. Ala? Ano yan? Kasi pwede naman akong gamitin. Pwede ba dito bato? Pwede na yan! Ang daming bato dito! Ipuan namin sa base camp, eh dinala na namin. Ito ay regalo to sa amin, sa atin ni General para sa Alitaptak base camp. Merong paato na ibabaon dito sa lupa. Nakalimutan ko sa base camp eh. Ewan ang balikan. Bato na lang. Ang dalawang klase, isang griller, tapos ito yung pang prito-prito, pang samgipsal, mga ganyan. Ito sana yung kinakabit dun sa binabao na tubo. Mm-mm. Okay lang yan. Gusto kong balikan, pero... Huwag na! Tayo. Ano tayo? Bato-bato na lang tayo. Prito ba tayo o mag-iihaw? Prito, ihaw, same lang yun. Iba yun? Same lang yun pag kinain mo. Maliit lang. Huwag naman ganyan kalalaki. Baka masunog yung natin. Yung. Tatlo. Wala, ayaw mo na umuwi. Pero parang gusto ko na siyang galing palagi. Umuwi, karga ko na lagi ito sa L3. Oo. Susubukan natin. Yan lang, yan. Yun! Yun? Kuha mo! Bato-bato lang! Pwede na yan. Kuha tayo ng ating pang apoy. Parang mabili siyang dalaw. Diba? Nakalimutan ko kung anong tawag dito sa klase ng bakal na to. Parang iron something. Parang ganun. Yung kutsilyo ko na ni Kuya, same lang sila ng bakal na pinagamitan. Kapag hindi nagagamit, after mo maitago, at kung kailan mo gagamitin, may kalawang. So kailangan merong treatment talaga. May tinatawag sa general na grape seed kung tawagin eh. Pero hindi ko alam kung saan nakukuha ng grape seed na yan. Pero sabi niya, may pang alternate naman na pwedeng gamitin yung oil ng baboy. Kumbaga yung katas nung taba ng baboy, yun ang ititreat dito
para hindi siya kalawangin. Pero bago tayo mag-print, iihaw muna tayo. In fairness sa batong nakuha natin, ah. Dapat magluluto kami ng kanin sa butane. Sa loob kami ng sasakyan magluluto. Eh kasi mahangin. Dito na lang. Sayang pa naman yung baga. Tsaka mabilis lang namin mamaya magprito-prito gumawa ng samgyupsal. So dito na namin lulutuin yung kanin. Surplus. Japan surplus. Ang bango. Hindi ko maalam na mayroong durian dito sa ano eh. Saan? Sa Biskaya eh. Meron. Pero sigurado ako, ang pinanggalingan niyan, malamang sa Mindanao pa rin, Davao pa rin lahat-lahat. No? May mga kanya-kanya naman. Sa Laguna, mayroong sariling durian. Aray ko, masakit, mahal ko. Kanina, nung pagpunta namin ng palengke, ang talas ng mata ko pagdating sa durian. Ang durian kasi at saka marang nagkalat dito eh. Pero yung durian, parang hindi sumagi sa isipan namin, hindi kami namalikmata na merong durian dito sa Nueva Vizcaya. Pero ang realidad, merong durian dito sa Nueva Vizcaya at ang durian na to ay nanggagaling to sa bayan ng Casibu. Dito yan sa Nueva Vizcaya pa rin. Pagkakarunig pa nga natin, kala natin Cebu. Oo, kala namin Cebu. Casibu pala. Medyo bulubundukin na at malayulay yung probinsya yan dito sa ano, sa... Ah, hindi pala probinsya, bayan. Bayan ng Casibu sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ano ko pag gusto kong tikman yan, Mari? Tira lang, kakain muna ako ng snack ko. White onion. Sarap. Okay, game. Subukan natin, baka masarap din naman. Taas ng standards natin pagdating sa lasa ng durian eh. Magkakaalamanan. Oh, yun oh. Oh my god. Subukan natin. Ang sarap. Agad-agad? Ano lasa? Ang sarap. Masarap. Compare mo sa mga natikman nating ano. Huwag masarap lang. Nahigitan ba niya yung durian sa ano? Napantayan ba niya yung ano? Yung natikman natin sa Davao? O sa Davao. Ngayon, honest, totoo? Oo. Yes. Talaga? Creamy, masarap. Nalasang gatas. As in gatas na gatas. Sino mga ayaw kumain ng durian dyan? Aminyo. Ano? Lasang Davao? Feeling nasa Davao ka? Hindi. Iba. Iba lasa? Sa Davao masarap. Oo. Kasi dun ko nakakain ng durian na mabaho. Pero napakasarap. Napakasarap. Ito naman creamy na gatas ang lasa. Ito. Tikman mo, promise. Tignan mo. Ulihom. Diba? Hindi siya ganun katapang yung amoy, diba? Pero lasang gatas. Oh my god, para ako nasa Davao. Tago mo yung buto, itanim natin. Oo. Oh my god. Good, umuulan pa. Gusto mo ilipot ko na yung ano? Kanin sa bitay na tayo magluto. Marami naman tayong uling dyan eh. Hindi pa naman eh. Maya na. Tali mo abot oh. Tali mo abot. Ulan. Oh, buti tayo. Mag-aaro na tayo. Magbitay na. Magbitay na kami. Ha? O sige, i-re-ready ko na. Hindi yan. Delicious. Delicious daw. Sarap kaya ng lugar ng inuulan palagi. Yung feeling na nasa Cordillera, yung feeling na nasa Baguio ka, na umuulan, nagkakapi-kapi ka. Dito sa amin sa Nueva Vizcaya, parang normalan lang. Nagagawa namin yung mga bagay na gano'n na nagkakapi. Tapos na-enjoy mo yung panahon na madilim, o minsan mahamog, na malamig, nagja-jacket ka, nasa base camp lang kami, nagkakape at in-enjoy yung malamig na klima ng panahon, meron dito niya sa Nueva Vizcaya. Yung solong-solo mo yung buong lugar na wala kang kasabayan,
Pilo talaga, literal. Literal. Meron ka sa baya? Mga baka. Baka sa kapaligiran. Parang may punaulan mo, sasala sa sila. Yung mga baka? Wala, yung mga baka na yan, rain or shine yan. Di ka sa mga immune system ng mga yan. Ayan, nakulong na. Yung ulan, medyo tumigil-tigil. Hindi siya tumuloy. Hindi ko lang alam kung mamaya-maya. Pero sana, patapusin muna yung pagkain namin bago kami buhusan ng malakas na ulan dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong kailuga na to, ang tawag dyan ay Magat River. Ang Magat River ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Yan ang kwento ng Magat River. Pag dinigdan nyo sa mapa ng Pilipinas, makikita nyo talagang gumuguhit dito sa up north, dito sa Luzon, yung Magat River na yan. Na kung saan, kapag lumalakas ang ulan dito, is nagraragasaan talaga yung tubig dyan na yan yung pumapasok sa mga iba't ibang mga kababayanan o iba't ibang kabayanan dito sa ano sa Nueva Vizcaya. Pero ang project ng gobyerno ngayon, ginagawa ng napakahabang, napakalaking mga dike dito sa kahabaan ng Magat River na to, na kung saan ngayon bago kami napunta ng Alitatap Base Camp, nasimulan na yung ano na yan, yung dike na yan, so hindi na kami epektado ng pagbaha kasi yung location ng Alitatap Base Camp talagang inaabot yun ng malalim na baha. Pero ngayon, dahil sa mga dike na yan na ginagawa ng gobyerno ngayon dito na tuloy-tuloy naman ang paggawa, at hindi lang siya basta dike kundi ang lalaking mga dike talaga, nakikinabang na kami ngayon na hindi na kami naapektuhan ng pagragasa ng baha o hindi na kami inaabot ng baha mula dito sa Magat River papunta ng Alitatap Base Camp. Hindi tayo makakaranas ng lalim ng baha na tulad ng dinadanas ng barangay Bagahabag. Hiwa-hiwa mo na maliliit ah. Isang wipsal eh. Ganun dapat no? Ganitong kaninipis lang. Kahit sa loob ng Alitatap Base Camp, kapag nagluluto-luto kami dun, para pa rin kami nag-camping. Pero syempre, iba pa rin yung camping pag nasa labas. Nag-date camp. Date camp? Ito naman. Bahay ba? Ah, ngayon? Oo. Date. Sa Alitaptap Base Camp, nagbabahay-bahayan lang tayo doon. Wow! Di ba na? Sarap nga kasi, di ba? Yung walang kaplano-plano kung ano yung uulamin namin ngayong araw na to. Mahal, ganito yung ulamin natin, munggo. Munggo. Bulunggo-lunggong, gulay tayo, sige gulay. Oo. Bibira lang talaga kami nakakatikim nandito ng mga typical na inuulam or yung mga ulam sa syudad, sa Maynila. Tulad mga ng adobo. Hindi, nag-adobo. Menudo, kaldereta. Yan yung mga hindi namin nauulam talaga dito. Kasi umiikot lang yung pagkain namin dito sa isda, gulay. More on talaga gulay nyo yan. More on gulay tayo, di ba? Tapos pag pupunta tayo ng syudad, inahanap naman natin yung gulay na nakasanayan namin dito sa... Parang nauumay agad tayo. Hindi, real talk, totoo. Iba kasi pag ano. Lalo sa mga handaan, man, kumain na tayo ng baboy eh. Gulay naman tayo. Pero dati, wala sa amin yun. Kasi gusto namin lagi dati baboy. Baboy, baka, mga ganyan. Manok. Dito, halos hindi kami makatikim ng manok eh. Minsanan lang. Wala, hindi sumasagi sa isipan namin na bumili kami ng manok para lutuin. Minsan. Siguro yung binili natin dati? Kal. Yung kal na napakakunat na umuubos ng 10 oras para palambutin. Diyos ko. Hindi na ulit yun. Kal. Kala mo malambot. Silang tayo eh. Biglang umuulos na yung ulan eh. Magsaya, nandiyan na siya eh. Yan yung mantika nito ang pang-trip talaga dito. Eh kaso, hindi naman natin pwedeng karekta na ano eh. Oh, perfect ang kanin natin oh. Di ba dala natin yung ano dyan? Yung Korean ano? Face? Grabe yung pormahan mo ah. Bakit? Kulang na lang sa'yo, M16. Tulong sa mga first timers. Alam ko to, nakalimutan ko lang. Ano bang tawag dito? Comment nyo naman dyan.
Dati alam ko anong tawag niya sa face na yan. Ngayon hindi ko na alam kung ano. Ayan. Lati lang yun. Sarap, bango. My goodness. Nanginggit na, naglalaway ng mga first timers. So, naghapunan na kayo pero naglalaway pa kasi. Init. Itong stainless na to. Ito yung binilir namin sa Japan Surplus. Sa colors. Magkakaapo na yung apo mo. Buhay pa yan. Muna ang ulan. Alam niya ako. Ako muna. Kalating yellow lang to, di ba? Matay niya ako ng ano, white onion. Busa na natin yun. Medyo busa. Umuulan. Ligo na kaya tayo? Yeah. Ligo na tayo? Ayaw mo na maulan na tayo dito? Hindi na namin matatakasan itong ulan na to. Let's ligo na. But I want you close. I just need you to